Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating channel. Sa video na ito ating pag-uusapan ang update sa panahon natin ngayon na may kaugnayan sa coming deuterium o heavy water o heavy hydrogen na pinaniwalaang nasa Pilipinas ang malaking deposito nito. Ating tatalakayin din ang isa sa mga issue tungkol nitong deuterium na ayon sa karamihan ay hindi ito magagamit sapagkat yung mga machineries ay hindi designed para sa deuterium. For example, sa mga sasakyan. Well, totoo nga naman dahil fossil fuels pa ang ginamit natin sa ngayon. So titingnan natin kung ano ang tugon ng mundo tungkol sa issue na ito. Isa sa mga problema sa mundo na hinahanapan ng solusyon ng mga bansa, global warming. Ito ay ang pagtaas ng temperatura sa mundo na sanhi ng climate change o shifting of weather patterns na nagdudulot ng mga mapaminsalang kalamidad sa buong mundo. Tulad ng mga baha na isa sa mga dahilan maliban sa pagputol ng mga punong kahoy ay ang pagtaas ng level ng dagat. Dahil sa pagkatunaw ng mga yelo o glaciers sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkasunog ng mga kagubatan na nagdudulot ng pagkasawi ng mga kahayupan. Apektado din ang produksyon ng ating mga pagkain, mga pananim. Bilang pagtugon sa suliraning ito, ang mga bansa ay nagkaroon ng agreement na ang aim ay ang pag-reduce ng carbon dioxide emission na siyang pangunahing dahilan sa pagtaas ng temperatura sa mundo. Ang agreement na ito ay original na ina-adopt ng bansang Japan at tinatawag itong Kyoto Protocol noong 1997 at ito'y naging international law noong 2005. Ang Japan ay nanawagan sa mga industrialized countries na ibsan ang kanilang greenhouse gas emissions. At noong 2015 ay nagkaroon na naman ng kasunduan na tinawag na Paris Climate Agreement. Ito ay isang environmental pact na sinalihan ng halos buong mundo kasama na dito ang Amerika at China na siyang responsable sa 43 global emissions. At dahil sa agreement na ito ay nandahang naghanap ng paraan ang mga industrialized na mga bansa masunod lang ang layunin na nakasaad sa agreement at pinaigting ang masinsinang pagsisiyasat tungkol sa paggamit ng renewable energy bilang alternatibo sa fossil fuels. Kaya maraming nagsisilatawan na mga electric cars powered by batteries. Ngunit nakitaan ito ng mga inefficiencies pagdating sa running distance at refueling time o recharge time. Kaya ang mga malalaking auto companies ay nakatuon sa hydrogen-powered cars tulad ng Toyota at Honda. Ang charging time ng battery electric cars ay umabot ng 1 oras to fully charge. Ang fully charged battery ng electric battery cars ay nahihirapan makaabot ng half the distance of a conventional car on a full tank of gas. Kaya ang mga auto big companies ay hindi nagka-interest sa electric cars powered by batteries. Sa hydrogen cars sila nagka-interest dahil walang problema ang mga ito pagdating sa refueling time. It takes only 5 minutes to full at ito'y may better miles compared to batteries. Ang hydrogen cars ay electric cars din gamit ang fuel cell. Fueled by hydrogen ay nagbibigay electricity sa sasakyan sa pamamagitan ng electrochemical reactions between hydrogen and oxygen in the air. During the reaction, hydrogen and oxygen combine to produce electrical energy and harmless water vapor as byproduct or waste. With drinkable water as an exhaust. Yan ang exhaust ng hydrogen car, drinkable water. So this is it. Hydrogen used as fuel is the solution for global warming. Hydrogen is said to be the fuel of the future. Hydrogen will be the fuel of the future. In the future,
starts now. Good news po ito sa Deuterium ng Pilipinas. Iniready na ng Diyos ang mundo para sa Deuterium ng Pilipinas. Ayon sa isang artikulo, that the Philippines was identified by some and the scientific community to hold the greatest amount of deuterium deposits in the world, somewhere in the area called the Philippine Trench or Mindanao Deep, the part of the Pacific Ocean running mostly the entire length of the country. Isa sa mga nagsabi nito ay ang tinaguriang the father of hydrogen bomb na si Edward Teller. Sa kanyang pagbisita dito sa Pilipinas noong 1971, yan ay ayon kay First Lady Imelda Marcos. Punta na naman tayo sa ibang issue o tawagin nating balakid nitong deuterium ay ang tungkol sa lalim nito na umaabot sa humigit kumulang 10,000 meters at may crushing pressure na 8 tons per square inch na kahit tangke de guerra ay kayang yupiin ito. Kung susolusyunan itong issue na ito way back 30 years ago na kung saan mainit ang issue tungkol sa deuterium ay mahirap nga itong masolusyunan dahil nga hindi pa gaano kataas ang teknolohiya noon kumpara sa teknolohiya meron ngayon. Isa sa mga patunay na hindi nahadlang ang lalim ng deuterium ay itong nagawa ng ibang bansa, particularly ng Amerika at China, sa kanilang ginagawang pagsisid sa Marianas Trench na tinaguri ang pinakamalalim na trench sa buong mundo nito lamang mga nakaraang taon. Ito po ay bahagi ng isang artikulo tungkol sa pagsisid ng China sa Marianas Trench. Basahin natin. Findusi, China's third deep sea man submersible, is observing the many species and distribution of living things on the seabed. Findusi, which was made multiple dives in recent days, had earlier this month set a national record of 10,909 meters for manned deep sea diving after landing in the deepest known point of the trench, the Challenger Deep, just shy of the 10,927-meter world record set by an American explorer in 2019. The mission will also conduct research on deep-sea materials as China pushes ahead in deep-sea mining. Beijing this month set up a joint training and research center with the International Seabed Authority, which will train professionals on deep sea technology as well as conducting research on mining for valuable minerals at the bottom of the ocean. Yan ang patunay na hindi na issue ang lalim at ang pressure nito sa technology na meron ang mundo ngayon.